Halata-halata naman yung purpose ni Risa Ontiveros dito eh. Na idiin si Roque para idiin si Duterte. Nadulas siya dyan eh. Sinabi niya sa isang interview na hinahanapan ng koneksyon kay Duterte. So, ang nakikita niya si Roque. Ang pinagpipilitan niya, abogado siya ng Lucky Star, yung Pogo. Eh, whirlwind naman pala. Oo, una-una, wala namang humbatas na nagsasabing illegal na maging abogado si Roque kung sakasakali. Abogado siya eh. Kaya nga, mahirap. Trabaho lang niya yun. Mahirap abogado ka, hindi ka abogado. Ang idinidiin kasi parang yung salitang dating opisyal. Yan. Yan yun eh. Kung wala naman yung dating opisyal, sigurado ako, di papansinin yan. So, yung dating opisyal na parang idinadating niya, tinulungan niya itong Lucky Star sa pahamalaan ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi ngayon nito ni Roque, hanggang ngayon nga ayaw siyang kunin. Kasi nga, common sense dictates na ba't kumukunin ng isang kalaban. Oposisyon? Oo. Kalaban ngayon to si Roque ng pamahalaan. Siyempre, kung kukuha ka, kukunin mo yung ano, yung administrasyon. Halimbawa, si attorney, ano, congressman. Oh, si De Lima, ganun, di ba? Halimbawa, ganun. Yung mga kakampi nila. Si attorney Trillanes, yung mga kunin nila. Kaya walang ano eh, walang sense yung pagdidiin ni Ontiveros kay Roque. Only si Roque ay para maikunik kay Duterte. Okay. So si Risa talaga obsessed kay Duterte. Yeah. Pareho sila ni De Lima, sila ni Trillanes, obsessed kay Duterte. Oh, pero na-expose itong si Ontiveros na walang alam. Lalong-lalo na sa batas. Correct. Oh, kasi ipinapaliwanag pa mismo ni Harry Roque sa kanya yung rules ng Senate. Tapos sinasabi niya na, teka, alam namin yan. Senador kami, hindi. Ang sinasabi ni Harry Roque is, ako ay nandito bilang isang resource person. Kaya magsasalita ako, kaya lang meron siyang ano, bodyguard. Matindi yung bodyguard niya, mahilig daw. Sabi ko nga, may something eh. Oh, yung bodyguard niya, ano yan, may litsunan yan. Oo, kaya siguro mainit ang ulo dahil mahilig kumain ng litsun. High blood. Oo, kaya siguro, ayan, na high blood. Ito si Gatchalya na talagang hinamon pa si Roque na, iko-contempt kita, salita ka ng salita. Eh, si Roque yung nagsasalita, bat-in ng bat-in yung chair. Ganun ba talaga dyan sa Senado? Alam mo, hindi ko maintindihan sa mga yan. Bakit imbita kayo ng imbita? Ayaw nyo naman pagsalitain. Parang gusto nila, mag-imbita ka, tapos gawin mong display dyan, tapos dikdikin natin, pero huwag nyo pagsasalitain. Ayun, saka tandaan natin na resource person. Hindi po siya accused person doon. Resource person po si Roque. Eh kayo, ina-accuse nyo na. Kaya nga sabi ng ulit-ulit si Roque na sinasabi niya, nag-i-insinuate kayo eh. Which is true naman, from the very beginning, yun na yung bago pa magkaganyan, in-insinuate na si Roque ay abogado ng Lucky Star. Kayo ang nagbibigay ng idea na yun. Diba? So, wag na tayo magpaikot-ikot. Booking na yung plano ninyo na idikit yan kay Duterte.